Pero, ang pinapangako ko po sa inyo, tulad ko, mararanasan mo rin po na makokontrol mo ang bawat atake nito at kakayanin mo ang normal na buhay mo tulad ng dati. Sabihin po natin na hindi 100% mga idol yung ibabalik sa yung normal. At least, normal ka. At least, nagagawa mo ang lahat. Ito po ay aking kakayahan na natuklasan. At ito po yung practice na ginagawa ko. Ito po ay aking kwento ng sakit na meron ako. Ang sabi po sa comment po ni Jomlax Troops TV, "Brother, ako ay laging nahihilo tuwing hapon at umaga. Tapos, ang acid ko, hindi ko alam kung kailan umaatake. Parang hilo at kaba ang atake sa akin araw-araw. Nawawala ako sa balanse pag naglalakad ako at nanginginig ang katawan. Lahat ng sinabi mo, brother, tumpak lahat sa nararamdaman ko. Kaya lagi akong nanonood ng video mo para kumalma lang ang pakiramdam ko. Pero di ako umiinom ng gamot. Wala din nga eh. Sana malabanan natin lahat ito." Mula po sa Arv Story TV, ako po si Kuya Arvin. Buong puso po akong bumabati sa lahat ng mga viewers ko na maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Sana po ang wish ko po sa kapanganakan ng ating po may kapal na si Papa Jesus, sa lahat ng Catholic dyan at sa lahat ng mga iba't iba pang religion na naandito at sumasubaybay sa Arv Story TV. Ang panalangin ko po, sana po maging malinaw po. Bigyan po tayo ng kalinawan ng ating Panginoon, ng ating isipan, sa ating isipan na matuklasan natin yung lakas ng loob na labanan at malampasan ang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, lalong-lalo na ang ating karamdaman. Sana po sa susunod na
taon, sa darating po na 2023, ay lahat po tayo ay nakangiti. Ano po? At lahat po tayo ay wala ng takot sa ating isipan at sa ating puso sa nangyayaring atake sa atin. Ano po? At tanggapin po natin ang ating karamdaman na andito na to at kakayanin na po natin to. Ano po? Katulad ko po, pasalamat po ako sa ating Panginoon at nakamtan ko po ang mga biyayang ito. Ano po? Nabigyan po ako ng kaliwanagan tungkol sa aking karamdaman. Lahat po ng mga nararanasan ko na hirap, na dala o dulot ng acid reflux, ng GERD, o anxiety, ay lubos ko pong nakakayanan sa tulong po. Ano po? Sa tulong po ng kaalaman. At nagpapasalamat po ako sa mga tao, sa mga kapwa natin dito na nararamdaman o nagagamit o may pakinabang sa kanila, sa inyo, ang bawat video ko. Tulad po ng ating isang kaibigan. Shoutout po kay Jom Lux Troops TV. Bagong-bago po ito na na comment, isang oras pala ang nakakaraan. At ito po ay kinoment sa pinaka-latest na vlog na ginawa ko. Alam mo ba kung bakit dumadaming sakit mo na dala ng GERD? Ito ang dapat mong baguhin. Yan. Dito po sa vlog kong ito, pinaliwanag ko po dito yung mga totoong nangyayari sa atin. Kung bakit ang dami na iba't ibang mga karamdaman na dumadapo sa atin. At ano ba talaga yung dapat mong baguhin? Sa lahat po na hindi pa nakapanood dito, pakibalikan nyo po yung video na to. At sa tingin ko may matututunan kayo dito. Wala po kayong gagastusin, wala po kayong bibilhin. Wala po akong itinuturo. Ito po ay aking kakayahan na natuklasan. At ito po yung practice na ginagawa ko. Ito po ay aking kwento ng sakit na meron ako. Ang sabi po sa sa comment po ni Jom Lux Troops TV, "Brother, ako ay laging nahihilo tuwing hapon at umaga. Tapos, ang acid ko hindi ko alam kung kailan umaatake. Parang hilo at kaba ang atake sa akin araw-araw. Nawawala ako sa balanse pag naglalakad ako at nanginginig ang katawan. Lahat ng sinabi mo, brother, tumpak lahat sa nararamdaman ko. Kaya lagi akong nanonood ng video mo para kumalma lang ang pakiramdam ko. Pero di ako umiinom ng gamot. Wala din nga eh. Sana malabanan natin lahat ito." Yan. Thank you po. Napakasarap po sa puso, lalo pa ngayong Pasko, na yung ginagawa kong sakripisyo sa paggagawa, at talaga namang kahit wala na akong time, pero hinihila ako ng puso ko para gumawa ng video. Kahit ganong sobrang pagod ako sa opisina, nasa law enforcement agency po ako, at talaga namang sobra. Ano po? Sobrang stress ng trabaho dito. Pero gumagawa ako ng paraan, hinihila ako ng puso ko para gumawa ng video. Kahit pagdating ko sa bahay, pagkatapos ng opisina na sobrang hirap, gagawa ako ng gawaing bahay kasi wala dito yung asawa ko, nasa ibang bansa. Yung lungkot ko sa pangungulila sa asawa ko, gumagawa pa rin ako ng paraan para gawin ang mga bawat video ko. Dahil hinihila ako ng puso ko. Hinihila ako ng puso ko na i-share, ibahagi sa inyo ang bawat natutunan ko. Ano po? Ibigay ang kwento ng buhay ko
kung papaano ko nalampasan ang sakit na to. Oo po, aminado po ako dyan na sobrang hirap ng sakit natin. Aminado po ako dyan na hindi naman talaga lubusang nawawala ang aking sakit. Pero, ang pinapangako ko po sa inyo, tulad ko, mararanasan mo rin po na makokontrol mo ang bawat atake nito at kakayanin mo ang normal na buhay mo tulad ng dati. Sabihin po natin na hindi 100% mga idol yung ibabalik sa yung normal. At least, normal ka. At least, nagagawa mo ang lahat. Diba, idol? Sabi ko doon sa pinaka-latest na vlog na yung kahapon, kahit tsokolate na bawal sa atin, sa ngayon, nakakakain ako at noong mga nakaraang mga panahon. Bakit ko nagagawa yan? Kasi kilala ko na ang sakit na meron ako. Alam ko na kung ano ang ataking dulot nito. At alam ko kung ano ang gagawin ko kapag umatake ng ganun dahil sa tsokolate. Alak, bakit kailangan kong uminom ng alak? Ang alak ay isa sa napakalaking stress sa katawan natin. Kasi nakaka-dehydrate ng katawan ang alak. Alak na nakakasakit ng sikmura, sobra. Kasi dahil lang ang tapang ng chemical na meron yan. Pero bakit kailangan kong uminom ng alak? Pwede namang wala. Ano po? Totoo. Kung hindi mo kailangan, ako po talaga 5 years itinigil ko yan. Totally tinigil ko talaga yung alak. Bakit ko kailangan ngayon? Kasi sa tingin ko po, mayroong benepisyong makukuha ko sa alak. Sa ano pong pamamaraan? Bakit po? Kasi po, ang kalaban po natin sa lungkot, sa stress, ano po? Kalaban po yan ng joy at anxiety. Sa panahon ko po ngayon, nag-a-adjust ako sa lahat ng bagay. Wala yung asawa ko. Wala akong pagsusumbungan ng dating ginagawa ko kapag ka-stress ako sa opisina, sa trabaho. Hindi ako nag-maintain sa bahay namin, yung asawa ko. Ngayon, naninibago ako kung paano ko patatakbuhin yung bahay na meron kami. Paano ko itutuwid, iaayusin yung mga gusot, yung mga pagkakamali ng mga anak ko. Paano ko sila tuturuan, paano ko sila pangangaralan. Na dati naman, yung asawa ko yung gumagawa, hindi ako. Ang laki po ng problema para sa akin. Nalulungkot ako. Malayo pa yung asawa ko. Siyempre, bilang isang tao, bilang isang lalaki, may pangangailangan pagmamahal. Pero, sa panahon ngayon, tiis-tiis ka lang, anak. Ganyan talaga ang buhay. Dadating talaga yung lungkot sa'yo, lalo na ngayong Pasko. Unang Pasko na magkakalayo kami. Alak. Ginagawa ko yan ngayon. Ano? Pero, kung gagawin mo yan, dapat alam mo kung papaano mo iinumin yung alak. Dapat kontrolado dahil alam mo na ikaw din ang magsasuffer dito. Ano? Kontrolado at kung sakali na magkaroon ng epekto, alam mo ang gagawin mo dito. Hindi yung mapapraning ka, hindi yung matatakot ka dahil sa atake na dala ng alak. Yan. Gagawan ko ng video yan. Tungkol dyan sa mga trigger na matitindi na kailangan mong gawin. Ano? Bakit ko kailangan gawin? Kasi para mawala yung lungkot, para yung problema, mabawasan na dati ang napapaghingahan ko, yung asawa ko. Ngayon, wala siya. Mahirap ang communication kasi magkakaiba ng time. Ano? Magkakaiba ng time na ikaw ay bakante, ikaw ay pwedeng mag-usap. Limitado.
Para hindi po ako ma-stress, doon ko po dinadala. Ano po? Pero limitado po. Kontrolado po. Ano po? Hindi po basta may alak dyan, inom, bagsak. Hindi po ganun kasi mahina na po ang ating sikmura para dyan. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. At alam mo ang gagawin mo kung sakaling umatake ang George dahil dito. Thank you po. Thank you talaga. Hindi lang po siya ang nagko-comment ng ganito. Napakarami po. Kung meron mang mga basher tayo, kung meron mang hindi nakakaunawa dahil hindi sila tunay na may sakit na GERD, iilan lang po. Ano po? Kaya po, sinasabi ko kanina sa inyo, hinihila ko ng puso ko para gawin to. Kasi po, may nakikinabang sa bawat kwento ko. Kayo po yun, mga kaibigan. Kaya po, ngayong oras na to, ngayong araw na to, December 25, ang vlog ko po ay pagbati ng Merry Christmas para sa inyong lahat. Ang akin pong vlog na to ay isang panalangin para sa ating puong may kapal. Sa huli po, magsama-sama tayong manalangin. Ano po? Para po makamtan natin ang regalo ng Panginoon. Ano po? Siya po yung magriregalo sa atin. Ano po? Hindi po tayo ang magriregalo sa kanya. Siya po ang magriregalo sa atin. Yung 1 year po, ano po? Tayo ang magriregalo sa kanya ng lahat ng kabutihan na ginagawa natin. Ito po, susuklian tayo ng Panginoon. Ano po? At damhin niyo po at kamtan niyo ang biyaya na mula sa kanya. Ano? Hindi po lugi yung sakripisyo ko. Ano po? Hindi po pala lugi. Hindi po pala nawawala ng kwenta kahit po yung iba nagagalit, kahit yung iba nagmumura sa mga messages nila sa akin. Opo, aaminin ko po, tao lang ako, nasasaktan din ako. Kasi wala po akong inisip sa paggawa ko ng vlog, kundi ibahagi sa inyo. Ayaw ko po kasing matularan ako sa hirap na dinanas ko dati. Wala po kasing vlog nung panahong una. Wala pong katulong ako. Lahat po tayo magsasabi, kulang ang ginagawa sa atin ng ating mga doktor. Hindi po sapat. Ni paliwanag kung ba't hindi tayo gumagaling, hindi nila nasasabi sa atin. Bigay sila ng bigay ng gamot. Pag hindi nan gumagaling sa gamot, papaltan lang nila ang gamot. Ano po ba yung dahilan? Ano? Siguro baka sa akin yun lang napakinggan ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang gamot. Katulad ng sabi ni Sir dito. Sir ba to? Basta friendship siya. Ano? Si friendship siya kasi hindi siya pangalan yung ginamit eh. Tulad na sinabi niya, hindi din daw gumagaling. Ano po? Sa totoo po, nawawalan lang tayo ng pag-asa kaya hindi tayo gumagaling sinasabi. Ano po? Nating lahat. Malakas po magpagaling, magpahil ang gamot. Bakit po hindi tumatalab sa atin kung malakas? Kasi po, mahina po ang ating katawan, mahina po ang resistensya natin, mahina po ang ating immune system. Wala pong sawa ko itong ulit-ulitin, babanggitin sa inyo. Ang katagang, ang ating pong katawan ay madumi. Kailangan linisin. Kung sa computer po o kaya sa mga memory card, kailangan siyang i-reformat. Ano po? I-format natin. Nang sa ganun po, malinis na ulit siya. Madali po siyang lagyan ng mga file kung malinis siya. Ganun din po tayo. Ano po? Tatalab po yung gamot na iniinom natin sa anumang klaseng sakit, kung anumang sakit meron tayo, hindi lang po GERD. Ano po? Tatalab po. At hindi lang po sa GERD, kahit anong sakit nyo minsan, hindi tumatalab kapag mahina ang resistensya nyo. Palakasin ang resistensya tulad ng mga binabanggit ko sa ibang vlog. Ano po? Thankful po ako kasi naging sandata ako ng Panginoon para magbahagi ng karanasan ko
Bilang isang lingkod bayan po, mga kaibigan, ako po ay isang lingkod bayan, ako po ay sinusolduhan ninyong lahat para maglingkod sa ating inang bayan. Pero, mas lubos ko pong nararamdaman na may pakinabang sa akin ang taong bayan sa pamamagitan ng ginagawa ko ngayon. Kasi, damandam ako na nakakatulong ako sa inyo. Muli po, maligayang Pasko po. At sa ngayong oras pong ito, sama-sama po natin damhin ang presensya ng Panginoon kahit ano po ang inyong religion. Ano po? Ang mahalaga po dito, hindi religion. Ang mahalaga po dito, ang pananalig natin sa Creator. Ano po? Kasi ang Creator po ang gagabay sa atin. Tungo po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata para sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Pinabati po namin kayo ng happy birthday. At dahil ngayong araw na to, ito ang pinakamasayang araw sa lahat ng tao sa buong mundo. Opo, at naghihirap kami sa mga pagsubok sa buhay na alam namin na ito ay kaya namin, kaya mo ibinigay sa amin. Panginoon, hinihiling lang po namin na bigyan mo ng lakas ng loob ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, na kayanin ang lahat ng pagsubok na to. Hinihiling po namin na gabayan nyo ang aming mga mahal sa buhay, na suportahan kami at kami huwag pabayaan. Intindihin kami sa mga pasakit, sa aming mga kahinaan, sa oras na nararamdaman namin ang sakit at kirot ng aming mga karamdaman. Hinihiling po namin na matuklasan na po sana namin ang lahat ng pamamaraan para malampasan namin at kami ay gumaling sa sakit na ito, Panginoon. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin at pagpapasalamat namin sa iyo aming Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Muli po, happy birthday po at Merry Christmas sa lahat po. Yan mga idol, sana may ibigay sa lahat ang ating panalangin. Sana makamtan yung lahat ang ating panalangin. Ang biyaya na ipagkakaloob sa atin ang ating pong may kapal. Hindi po ako reliyosong tao. Ako po isang taong makasalanan. Ano po? Dahil ako isang taong makasalanan din. Ano po? Nung una inisip ko na baka ito ay sumpa sa akin. Ano? Pero hindi po dapat tayong manawa. Hindi po natin dapat kagalitan ang ating Creator. Ano po? Dahil ako po sa totoo lang naniniwala po ako sa tadhana ng buhay natin. Sabi ko nga sa sarili ko, isang kwento lang mabilisan. Ano po? Kaya po ako ay malakas ang loob na tuklasin ang lahat ng karamdaman na meron ako. Dahil sa loob, sa lakas ng loob ko pong ito. Ang paniniwala ko po, nung ako ay suyuin ng Panginoon na bumaba sa lupa, nag-usap na kami doon. Siguro hindi ko lang alam, siguro sabi ng Panginoon nung ano, bababa ka at ito ganyan ganito ang mangyayari sa buhay mo. Okay lang ba sa iyo? Baka sabi ko opo. Basta pababain mo lang ako sa lupa. Basta maranasan ko lang ang saya at lungkot sa lupa. Pumayag po ako. Pero sabi ng Panginoon, siguro pagdating mo sa lupa, lahat ng pinag-usapan natin dito ay hindi mo matatandaan. Tutuklasin mo. Ano? Tutuklasin mo na mayroong pagmamahal sa puso mo. Kasi kalimitan sa atin, pag may mga problema,
Wala na. Yung creator natin, minsan minumura na natin. Dumating din sa puntong ganyan ang nangyari sa akin. Lalo na nung may sakit yung anak ko. Kinikilabutan ako. Kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nung kinulbit ako ng Panginoon at sinabi sa akin, gamitin mo yung utak mo, kaya ka nga may utak. Ano? Nag-isip akong mabuti. Bakit ako nasa lupa? Bakit ako naandito? Bakit may mga saya, ligaya ako na... Pag may saya, ligaya ako na... Wala namang problema, pero pag may lungkot, may problema tayo. Minumura natin ang creator. Ano? Doon ko naisip yung mga katagang yun. Ang tadhana. Tadhana ako lahat ng pinagdadaanan ko dito. Tadhana ako, kailangan tanggapin ko. At hanapin ko ang solusyon. Dahil walang problema na nagiging regular sa atin. Tandaan nyo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming problema ang dumaan sa atin, pero lahat yan nalalampasan natin. Ano? Kaya ito, isang pagsubok sa atin, malalampasan natin. Pero, tandaan nyo, ang sakit na meron po tayo ay pang habang buhay na karamdaman. Pero huwag po kayo malulungkot. Kasi parang trangkaso lang yan. Kapag kan nahawa ka, sa trangkaso ito, pag nahawa ka ng trangkaso, magkakatrangkaso ka. Kapag mababa ang resistensya mo, magkakatrangkaso ka. Kapag, yun yan, naulanan ka, na ano ka, pag flu season, magkakatrangkaso ka. Ano, walang katapusan trangkaso hanggang buhay ka. Pwede ka magkatrangkaso. Ganun po tayo. Anytime, pwede tayong atakihin ng jerd. Pero, katulad din ng trangkaso, gumagaling to. Gumagaling katulad ko po ngayon, okay ako. Madaming araw na okay ako. Maraming panahon na hindi ako okay. Ganun lang. Cycle lang yan. Cycle lang. Muli, Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Thank you sa walang sawang pagsuporta sa Arbs Story TV.